Kayo mga kandeng. Okay kayo mga kandeng. Kuratan ko na. Kau pa na nakuha na si Kim Koy. Ah, nandun si Kim. Sulutan nila sa MOA nila. Okay kayo. Kuyo kayo. Sulutan nila siya. Hoy, nasi mo. Hello. Hi, Nikki Morena. Okay kayo. Si Nikki Morena. Sana ko magpap. Magpap pa na kayo. Sana. Gusto mo ang chupay kita. Lami kayo. Wow! Ibang klase. Apa? Chupay kita. Ang ganda ko dyan. Bitch, lami kayo. Nenem B, katawan niya Nenem B. Parang ano si Nikki Morena ang kuya mo sa awa? Okay kayo! Chupain kayo! Ipapamudmud yung ano yun? Grabe. Parang virus. Ayos lang naman. Wow. Natin. Oh, sige. Ayusin ko lalo. Hindi, meron na. Meron na. Pinamumudmud. Ang klase talaga ito sila. Okay kayo, ipamudmud ko ni Nikki Morena. Lami kayo. Take yung dati ko yung kaya. Ay, isa pala yung... Kaya kayo sa mga lodi. Dear M.O.R., isang pak na tanghali sa inyo, Nikki at Kimbo, at ganun na rin sa lahat ng member ng LGBT community. Ako po si Sebastian. Hindi ko tunay na pangalan. 27 years old at nakatira dito sa Valenzuela City. Sa ngayon, masaya at nakangiti ako habang inuumpisahan ko tong kwento ko. Pero kung isinulat ko to 1 year ago, ay nako, baka po mga crayola ang beauty ng lola niyo sa bawat linyang sinusulat ko. Okay, bago ang lahat, gusto ko lang sabihin na ipinago ko sa hindi tunay na pangalan ang lahat ng taong involved sa kwento na ito. Sobrang sensitibo kasi itong isi-share ko sa inyo. Kasalukuyan po kaming nakatira sa isang relocation site dito sa Valenzuela. Hindi man kami ganun kayaman, masasabi kong nakaangat o nakakaangat kami kumpara sa ibang pamilya dito sa lugar namin. Paano ko nasabi? Madalas kasing maging takbuhan sila mama at papa ng mga kilala namin tuwing may kailangan sila. Yung iba ay utang, pero karamihan, kinakalimutan na lang namin. Mayroon kaming malaking tindahan na ako ang nagbabantay. Ang mga magulang ko naman, ang punong abala sa karinderya namin na unti-unti na rin lumalago. Nag-uumpisa na kaming magbenta ng gulay, prutas, at kung ano-ano pa. Masaya ang pamilya namin. Tahimik kaming nabubuhay. Walang iniintinding malaking problema. Pero hindi namin inakala na darating pa lang araw nang biglang magbabago ang lahat ng yun. Wow. Opa! Chupay kita! Lamig kayo. Another 1 week episode 2. May naglalobungan sa loob ng ano. Caught in the act ang mga DJ dito. Ano na lang, kakainan ng ano, papaya. Pwes ka dito. Grabe, nakita. Nakita yung kaganapan. Hindi kayo mapagkakatiwalaan. Balik ka lang ganyan sa nakita mo, Helling. Eh, bakit kasi ayaw mo akong pakinggan? Pakinggan? Paano kita ba pakinggan? Eh, napaka-imposible na sinasabi mo. Umalis ka na! Alas! Araw na gastusin ang madalas nilang inilalapit. Ayon sa mga kapitbahay namin, nahuli raw ni Ellie na may ginagawang kalaswaan si Mang Virgilio sa kapatid niyang si Roxanne.
Yun ang dahilan kung bakit hindi niya napigilang magwala at saktan ito. Walang nakakaalam kung ano ba talaga ang totoong nangyari. Pero dahil kapitbahay namin sila, sila Roxanne at barkada pa ni Papa sila Mang Virgilio at Mang Ernesto, ay isang bagay ang inaasahan namin na maganap. Pa, akala ko ba may itatanong lang sa inyo? Eh, ba't kinulong kayo? Hindi ko nga rin na naman na eh. Pero pansamantala lang naman. Kahit na pa, ano, may kasalanan ba kayo? May ginawa ba kayo na hindi namin alam? Siyempre wala. Yan yung papa niya. Hindi naman ako, di ba? Hindi ako gumagawa na ikapapahama ko. Eh, ano nga nangyari pa? Ba't kayo napunta dyan? Ang lagay pala, sama ako sa mga dinawit na Roxanne na naman pala daw sa kanya. Ano? Demonita talaga yung babae na yan eh. Manda siya sa akin pag uwi ko. Hanap. Eh, pero paano? Eh, bakit pati kayo nadamay? Eh, hindi naman kayo kasama doon sa nahuli ni Elia. Ah, hindi nga, pero ang salaysay daw ni Roxanne eh, makailang ulit na raw na yung ginawa ko malaswa sa kanya kapalit ng mga laman na tulong na binibigay ko sa kanila. O, tapos? Hindi man lang siya sinaway nila Mang Ernesto? Pinabayaan nilang magsinungaling yung anak nila? Ewan ko ba, anak, pero may pakiramdam ako na si Ernesto pa mismo yung nagsabi kay Roxanne na yun yung sabihin sa salaysay niya. Siguro dahil maraming utang yun. Walang hiya talaga yung pamilya na yun. Pagkatapos mong tulungan, ito pa yung gaganti nila. Huwag kang mag-alala pa. At kung paanong napadpad sa kulungan na ang papa ko? Mahabang paliwanagan. Isa siya sa mga idinawit ni Roxanne na matagal na raw nananamantala sa kanya. Sinasabi niyang hinihinga ni Papa ng kapalit ang lahat ng tulong na ibinibigay nila. At ang kapalit, kung ano-anong uri ng kahalayan na kailanman, hindi sumagi sa isip kong magagawa ng Papa ko. Naging kapanipaniwala ang kwento ni Roxanne dahil nakikita ng mga kapitbahay na madalas siyang pumunta sa bahay namin. Inaabutan ni Papa ng pera, pagkain, at kung ano-ano pang tulong. Isama niyo pa ako yung pagkahuli sa akto kay Mang Virgilio, isang kaibigan ni Papa na palagi niyang nakakasama. Dahil doon, ay madaling napagdugtong-dugtong ang kwento. Parehong nakasisiguro akong hindi magagawa ni Papa yun. Dahil lagi silang magkasama ni Mama sa karinderya, halos hindi nga sila mahiwalay sa isa't isa eh. Pero malakas ang kutob namin na dinamay lang siya ng pamilya ni Mang Ernesto. Alam kasi nila na kami ang may kakayahang magbayad ng malaking halaga kung sakaling daan na lang sa areglo ang lahat. Pero hindi kami pumayag. Inilaban namin ang kaso dahil alam naming malinis ang konsensya ng papa ko. At habang umuusad ang kaso, nagbayad muna kami ng piyansa para makasama rin namin si Papa sa bahay bago siya tuluyang mapawalang sala. Sisira sa'yo. Alam mo, may kasabihan na ano eh, you don't have to be rich para mag-share ng blessings. Kasi, kumbaga hindi mo kailangan maging mayaman para, alam mo, tumulong sa kapwa. Oo naman, syempre. Kaya nakakatuwa yung mga tao na, alam mo yun, kahit hindi naman mayaman, pero nakakapagbigay. Oo, kasi hindi naman talaga yung help to help someone or somebody, hindi naman hanggang dun lang sa material na bagay. Ang damang pwedeng ways, kumbaga, para makapag-abot ka ng tulong. True. Diba? Oo. Eto, babasa tayo ng comments pa. Eto, sabi ni Jonathan Camacho, grabe naman, minsan nakakatamad tumulong. Totoo. Dahil minsan, kung sino pa yung tinutulungan mo, ay siya pa yung magiging dahilan para masira yung buhay mo. Na sana, maging mapili tayo sa mga taong pagkakatiwalaan natin para walang mapahamak. Shout out sa Camacho family. Eto naman, sabi ni Mary Victoloso Quatris. Ay, nabasa mo na ito. Oo, nabasa mo na yan. Eto naman, sabi ni Loewe. Ay, si Loewe, nabasa mo na din. Lahat ito si Mary Vic Doloso Quatriz. Nabasa mo na ba ito? Hindi pa. Ayun, si Mary Vic, yan ang pinakamahirap sa mga nakapaligid sa'yo, lalo na inggit na inggit sa'yo. Tapos sa inyo pa, isisisi lahat, kahit di naman sa inyo ang kasalanan. Sana mawala ng bisa ang kaso
Kasi ang hirap umako ng kasalanan, lalo na't hindi naman ikaw ang gumawa. Magpakatatag kayo, kaya nyo yan. Pabati po sa Quatries and Tolentino family. Hello sa mga Quatries and Tolentino family! Ano yan? Okay. Ito, alam mo, ang ano, ito na naman yung isang kwento na kung sino pa yung gusto lang ng kabutihan sa kapwa, siya pa yung mas lalo din na down. Napaka-unfair. Napaka-unfair. Na parang pag ikaw yung nasa sitwasyon na yun, parang gusto mo na lang, hindi mo alam nga ang gagawin mo eh. Magwawala ka ba? Gusto mong sumabog at magsabi ng mga masasamang mga words. Pero alam mo, alam ko mahirap yung pinagdadaanan ngayon, yes, si Sebastian. Lalong-lalo na napapa niya. Mm-hmm. Pero I really admire yung daddy, yung papa ni ni Sebastian. Kung paano niya i-handle yung nangyayari, situation nila ngayon. Ako, personally, hindi ko alam kung ano gagawin ko pag ako yung nasa...